Breaking news mga tol, sa tatapos na laban ni Deontay Wilder at Dimitri Bivol. Pero unahin muna natin ang naging laban ni Daniel Dubois versus Jaller Miller. Bago nga pong laban mga tol, lumamang ng 94 pounds itong si Jaller Miller. Napakalaki po ng timbang niya kumpara kay Daniel Dubois. 333 pounds itong si Jaller Miller. Pero pagdating sa laban mga tol, walang nagawa ang laki ni Jaller Miller. Dahil umabot lamang po siya ng 10 rounds kay Daniel Dubois. TKO ang inamot ni Jaller Miller. May bagong kartada ngayon na 26 wins, 22 KOs, may isang talo. May bagong kartada naman si Daniel Dubois na 20 wins, 19 KOs, may dalawang talo. Pagdating naman sa laban ni Dimitri Bivol, kinamada ng husto si Lyndon Arthur. Hanggang 12 rounds mga tol nakuha ni Dimitri Bivol ang kalamangan. Kaya panalo po si Dimitri Bivol via unanimous decision. May bagong kartada si Bivol na 22 wins, 11 KOs, walang talo. Nadepensahan pa rin niya ang Super WBA belt sa light heavyweight. Sinabi ni Dimitri Bivol, target daw niya ang undisputed sa light heavyweight kontra Artur Beterbiev. Yan po ang abangan natin sa 2024. Pagdating naman po sa laban ni Deontay Wilder, kung mapapanood ang buong laban mga tol, medyo nabitin itong si Deontay Wilder dahil hindi makatama ng solid kay Joseph Parker. Bawat round inaabangan ng mga fans kung paano ipatama ni Wilder ang pamatay na kamao. Pero magaling itong si Joseph Parker mga tol dahil sinasabayan niya yung right hand ni Deontay Wilder. Bago ang laban, pinangako ni Deontay Wilder na patulugin niya itong si Joseph Parker. Kaya magdala daw ito ng unan pagka makatulog ng maaga. Pero dito sa laban mga tol, hindi nagawa ni Deontay Wilder na pabagsakin man lang si Joseph Parker. Si Deontay Wilder pa ang muntik bumagsak sa round 8. Umabot nga po ang laban nila hanggang sukdulang 12 rounds at nakuha ni Joseph Parker ang kalamangan. Kaya pagdating po sa orado mga tol, panalo po si Joseph Parker via unanimous decision. Upset po ang nangyari kay Deontay Wilder dahil inaasahan na siya ang panalo. Sobrang yamado po sa laban. Hindi natin nakita sa laban na nagrogi ng gusto si Joseph Parker. So ano kaya ang nangyari kay Deontay Wilder mga tol? Bakit hindi na niya maipatama ang pamatay na kamao? Base sa naging laban mga tol, parang walang nagbago sa style ni Wilder. Ganun pa rin ang tirada, umaasa pa rin sa right hand. Hindi nga niya maipatama ng maganda yung left hook. Ang napansin ko kasi sa tirada ni Wilder mga tol, nagte-telegraph kasi. Aatake pa lang si Deontay Wilder, mapapansin mo na ang babato ng right hand. May senyales agad na babato siya ng right hand dahil may buwelo yung tirada. Kulang sa quickness at footwork si Wilder. Kaya basang-basa ni Joseph Parker kung titira ng straight. Dahil na-upset si Deontay Wilder mga tol, baka hindi na matuloy ang laban kay Anthony Joshua. Pero malay po natin, marami pa rin ang interesado sa magiging laban nila. Ang usapan kasi mga tol, dapat manalo dito si Deontay Wilder para matuloy na ang laban kay Anthony Joshua. Pero napurnada na ngayon ang plano dahil natalo si Wilder via lopsided 12 rounds unanimous decision. Tatlong beses nang umabot si Deontay Wilder sa 12 rounds. Una noong tinalo niya si Esteban. Pangalawa yung unang laban niya kay Tyson Fury dahil umabot po yun sa split draw. Pangatlo itong laban niya kay Joseph Parker dahil natalo via unanimous decision. May bagong kartada na nga po si Deontay Wilder na 43 wins, 42 KOs, may tatlong talo. Pagdating naman sa main event, laban ni Anthony Joshua versus Otto Wallin natapos nga po sa round 5. Hindi na pinagpatuloy ni Otto Wallin matapos ang round 5, kaya panalo si Anthony Joshua via corner stoppage. So yan lamang po yung mga balita ngayon mga tol. Maraming salamat po and Merry Christmas po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi and God bless po.